Welcome or welcome back to my channel. So today's video is going to be a collaboration video with JJ's House. So a few months ago, they sent us an email regarding to a collaboration video or a sponsorship video. They gave me a budget of $450 in total. Tapos pipili ako sa website nila ng mga gowns na gusto kong itry. And then yun yung gagawin nilang gowns for me and yun yung isend nila. The exact date was February 28. So yun yung time na in-email nila ako regarding this. Even though this is a sponsored video, syempre bibigay ko pa rin yung honest review and yung honest thoughts ko about sa mga items na pinadala nila. Okay, so before tayo mag-try on haul, i-explain ko lang muna yung sa pinaka house mismo, sa pinaka couture house. So yung JJ House, yes, it is a couture house. So ibig sabihin, gumagawa sila ng mga gowns and iba't ibang klase ng damit. So pwedeng for wedding or kahit na anong event like prom. And JJ House is also international brand. Kung merong mag-wonder sa inyo na baka mahirap yung shipping, tapos baka ma-hassle and so on. So based on my experience, hindi naman naging hassle yung shipping. And they are very responsive din sa mga tanong ko. And also guys, para sa mga gustong mag-avail and interested sa JJ's House dresses or gowns, so I have a coupon code of 10% off. You can use my code which is CP10. So gagamitin nyo siya sa pag-avail nyo or pag-buy nyo ng product. If you want to know more about JJ's House, ililip ko down below yung link ng website nila. And pwede kayong mag-browse doon ng mga gowns and mga iba't-ibang klase ng damit. So pagdating naman sa price, they are a little bit pricey. Kapag nagpapagawa ng gowns, ganito rin yung kadalasan nagiging rate. So sa JJ's House, meron silang sizes and meron din namang dimension yun. Pinapili nila ako kung magsasend ba ako ng size ko or pipili na lang ako dun sa sizes na meron sila or sa size chart nila. Pero pinili ko na lang na magbigay ng size kasi yung smallest nila is hindi fit sa akin. Kumbaga, mas maliit pa yung body frame ko dun sa size na meron sila sa small. Binigay ko na lang talaga yung size ko, no? Which is mas babagay. Kesa sa magre-rely ako dun sa mismong size chart na meron sila. Pag binigay mo yung sarili mong size, meron siyang dagdag na rate. Lagay ko na siguro here sa screen kung magkano yung rate pag sariling size. Yung package, dapat dadating siya ng April 14. Pero dahil nga sa enhanced community quarantine, na-delay siya ng 2 days. So, dumating sa akin yung item ng naka-box. So, hindi na siya magiging unboxing video kasi na-unbox ko na siya nung mismong dumating dito. And tinori ko na agad siya para makita nyo agad. So, ito na yung pinakamalaki. So, hindi ko siya nilagay sa box kasi ang laki niya talaga. So, pag dumating sa inyo yung product, naka-box siya. And then, meron siyang gantong bag. Dust bag na may plastic sa harap. So, nakalagay dito yung mismong brand, JJ's House. Your fashion or passions, yun siguro yung tagline nila. And so, yung size nito is custom. Kahapon, tinay-on ko na sila para alam ko na yung sasabihin ko ngayon. And meron akong ratings pagdating sa mismong gowns. So, this one is in silver. Sa isang dress na meron sila, meron maraming kulay na pagpipilian. So, pwede kang pumili ng sarili mong color or ikaw mismo yung magbibigay ng shade na gusto mo. So, pagdating naman sa akin, yung naka-display sa kanilang website ay nasa color blue. Pero, pinili ko yung gray. It is a ball gown, princess v-neck, floor length tulle prom dress. So, it is a lace beading gown. Sleeveless yung gown na to. So, meron na siyang built-in bra na kasama. Lahat ng gowns na to ay meron ng built-in bra. Itong gown na to is my second favorite. Ito talaga yung style niya. Para siyang may petal na effect yung pinaka-mismong gown sa baba. And by the way, yung kanyang neckline, pinakustomize ko na huwag masyadong mababa. And pwede nyo rin naman yung ipa-request kung gusto niya. Okay, so for this gown, I would rate it 10 out of 10. The reason why bakit siya 10 out of 10, una yung size niya is very, very fit sa akin. And I am very impressed
depressed. Kasi I don't know if nag-gain ako ng weight ngayon dahil nga sa ECQ. Alam niyo guys, fit na fit siya sa akin. And it complements my body. Kaya sobrang nagandahan ako sa gown na to. So, wala akong issue upon this gown. Yung zipper, it really works smoothly. So, wala kang mararamdaman na parang mahirap siya iangat or parang nakakatakot siya itaas para i-close. Maganda yung fabric. Wala akong enough knowledge pagdating sa mga fabric. Pero masasabi ko na it is very decent. Kasi hindi siya yung manipis. Alam niyo yun? Yung parang kinulang sa tela or what. As in, kung ano yung picture dun sa mismong website, kung ano yung binayaran nyo, yun yung makukuha mo. Dito sa try-on natin, nagsuot ako ng mataas na heels talaga. Like, ang taas niya. Hindi ko na maalala ko ilang inch yun, pero mataas yun. Pero hindi siya naging bitin sa paa sa akin. Kasi nga, saktong-sakto talaga. Ewan ko, may magic ata ko yung ginawa. Okay, so moving on sa next gown natin. So, inalis ko na pala siya, pero meron siyang kasamang may spare na bead. So, para pag may natanggal, nilalagay lang siya. For the next gown is this one. So, ito yung gold gown. Ito yung number one favorite ko sa tatlong to. So, this is my top one favorite. And itong gown na to is not ball gown. So, for this look, gumamit ako ng ito. So, this one is nanggaling din sa kanila. This crown or headband. Hindi siya masakit sa ulo. So, ito yung full fur na shawl na meron sila. So, may iba't ibang colors din to. Pero, pinili ko yung gray or dark gray para mag-complement sa pinaka-gold na suot natin. Malambot siya and wala akong masyadong masabi dun kasi malambot siya and makapal siya. The second gown, this is my favorite. So, bakit siya naging favorite? Kasi una guys, cute gown talaga. Ito yung pinaka-ina-eye ko simula pa nung una. Naghahanap na talaga ako ng gown. Meron akong peg na gown. And hinahanap ko talaga siya saan ako makakahanap nun. Gustuhan ko yung details nito. Sobrang gustuhan ko talaga siya. So, meron din siyang choices na color. So, merong black nito. Or, depende sa inyo kung ano yung kulay. Pero, pinili ko talaga yung gold. And this is a long back gown. So, mahaba rin yung likod niya. This is also 10 out of 10. Dahil, yung size, it really fits me. Yung talagang pinaka magiging, alam niyo yun, yung pinakamagiging judgment ko dito is yung size. Kasi, na-amaze talaga ako. Dahil, nakuha nila yung talaga yung size na meron. Of course, pinili ko siya. Pero, it really fits me well. So, sobrang nagustuhan ko ito. Number 2 reason, dahil, hindi siya makatay. Like, nung nag-try on ako, tagal-tagal kong sinuot itong mga to. Pero, never ako naka-experience ng kate. So, to be honest po, hindi po ako nakaramdam ng kate dito sa gown na to. And sa kahit na anong gown na, sa tatlong gown na binigay nila, walang kate factor. This gown kasi is, sa pinaka-picture nito is mababa talaga yung neckline niya. Pero yun nga, nag-request ako na pwede po bang medyo mataas yung neckline, ganyan. So, pumayag naman sila. Yung pinamasasabi ko dito sa gown na to, and yung material na ginamit, hindi natatanggal yung beads or yung mga details na nandito. Ito yung pinakamaraming details. Details eh. Itong gown na to talaga. As in, buong damit, puro details. Kaya hindi siya natanggal. Wala akong nakita sa floor na natanggal na mga beads. And sobrang saya ko. Kasi every time na sinusot ko siya, binabaligtad ko. Tapos pagka-after suot, ibabaligtad ulit. So walang fallen na beads or details sa floor. So, thumbs up ko. Okay, next. For the final gown, this is the white gown. Wala na kasi akong mapili. Actually, ang dami pang magaganda. Pero, gusto ko kasi magkaroon ng white na, na dress. Kasi nakita ko to, parang ang ganda niya sa body. Ganyan yun pala, guys. See-through yung dito. So, ang meron lang is padding nung mismong built-in bra. So, lahat see-through na dito sa top part. And then, mismong cloth na yung pinaka nasa baba. Meron siyang slit. So, hindi siya ganun kataas. Pwede namang mag-request if gusto nyo pang mas mataas yung slit or gusto nyo mababa lang yung slit. Ayan, so this gown is full white. See-through yung dito, pero hindi siya halata na see-through siya. Kasi skin tone mo nga yung nagdadala sa color. Or siguro depende sa skin tone mo or sa skin tone ng magsusuot. In this clip, ang ipapakita ko sa inyo is yung Trinay on my sister. Ang design nito, wala siyang beadings. Ang pinaka-design niya is lace. Kaya,
parang ano yun, ang klase ng gown na to. And the reason why that na ito yung pinili ko is not because for myself, para to sa sister ko. Pero size ko pa rin yung binigay ko, syempre, para masusuot ko siya mismo sa pinaka-try on natin. Pero, magiging rate ko dito is 8 out of 10 dahil sa size. So, yun yung magiging pinaka-reason. Dahil masyado siyang malaki sa akin, nag-fit siya, like, naku-close yung pinaka-zipper niya. Pero, the only reason kung bakit nasasabi ko siyang malaki is yung pinaka-strap niya, maluwag siya. And then, masyadong mababa yung pinaka- pinaglalagyan ng built-in bra. So, ibig sabihin, pang, ano, broader na shoulder siguro tong gown na to. I don't know. Itong two gowns na to, it fits me well, as in perfect fit talaga, as in walang maluwag, walang masyadong, walang maskip, as in sakto. Pero ito, yun din yung pinagtataka naman ng sister ko, bakit siya masyadong maluwag. So, that's it guys sa tatlong gowns na sinuot ko dito sa try-on haul natin. And according to them, usually daw, the items will arrive in a month. So, parang yung making or the making of the gowns is sa loob ng isang buwan. The tailoring time is 35 to 37 days. Plus, the shipping time is 2 to 6 days. Para sa akin naman, okay naman yung naging walang problema sa shipping. And if you are interested, siguro 1 month before pa lang is magpagawa na kayo ng gown. As soon as possible, gawin nyo ng mas maaga talaga. Like, ano, mas maaga pa sa isang buwan, bigay nyo na agad yung sizes ninyo. And make it sure na concrete yung magiging size, na magsistay kayo sa ganong level ng katawan, kasi mahirap na magpa-alter pag dumating na sa inyo yung item, pagpa-alter nyo pa. So, mamaya, kailangan nyo na talaga yung gown, so ma-hassle pa kayo. Pagdating sa size, meron akong naging konting problem pagdating dun sa third gown. I don't know bakit hindi siya naging fit sa akin, pero yung dalawang gown naging fit naman siya. But, all in all, I am very thankful sa brand ng JJ's House dahil they gave us these gowns. Pero, ayun nga, I just gave my honest opinion when it comes to the sizes. So, all in all, nagustuhan ko yung mga gowns na to and even my family kasi nakita nila na sinuot ko. So, that's it for this video. Thank you so much, guys, for watching and sana nakatulong yung video na to sa mga naghahanap ng gowns for a certain event. So, that's it for this video and I hope you guys like it. And if you did, don't forget to give this one a big, big thumbs up. And I am really hoping na sana nakatulong sa inyo itong mga reviews ko about sa gowns ng JJ's House. And hopefully, you will guys give it a try. So basically guys, ayun na yung pinaka-review natin for today. And that is the end of this video. So sana nagustuhan ninyo. Thank you so much for watching. And see you on my next one. Bye!